Ito yung balita ngayon, mga kababayan. Direkta nang itinuro ni Lenlen yung kampo ni Bongbong Marcos na siya raw ang nasa likod. Mga kababayan, doon sa sex video na pinapalaganap. What? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, mapansin lang kayo. Pati yon ituturo ninyo si Sino naman maniniwala sa inyo na bababa sa ganung level si Bongbong Marcos at yung kanyang kampo will engage in that kind of... Sinong maniniwala sa inyo? That is gutter politics, sabi nga mga kababayan ng spokesman ni Bongbong Marcos. Ito po yung balita ngayon, no? Talagang matindi itong mga kakampon po. At pati si Villegas po, may paminsa-minsahi pa kay Aika. You see? Tama yata talaga yung aking analysis, yung ula natin. Sila lang naman yung may gawa nito, mga kababayan, para gamiting armas laban kay Bongbong Marcos at para sila, mga kababayan, makagain ng sympathy sa mga tao. Gumawa-gawa lang sila ng kwento. Ito, Robredo accuses Marcos camp of malicious attacks against her and family. At hindi mo. San Fernando, La Union, published by Manila Bulletin. Vice President Lenny Robredo on Tuesday pointed to the camp of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos as the one behind the fake news and malicious attacks against her and eldest daughter Aika. What? Anong ebidensya ninyo? You see? Ba't mo naisip na ganon at gagawin yon talaga ni Bongbong Marcos? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, this is the height of desperation. In a media interview after her campaign sortie here, the Vice President said that Marcos has been consistently peddling fake news against her since 2016 by using influencer. What? Nabuwang na talaga, mga kababayan, ito, mga taong ito. She noticed that it was only when her survey numbers started to pick up during the 2016 vice presidential race that the Marcos camp targeted her. What? Pick up mo dyan? Ang nag-pick up yung Smart Magic. Napakalinaw na biglang nag-hang yung computer. Afterwards, pak! Kaya nga ngayon, nagpapasiguro na po si Bongbong Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos, pag datingan niya ng eleksyon, huwag kayong matutulog. Papadala ako sa inyo ng truck-truck na, no, na kape para hindi kayo makatulog. Kasi pag anya, nakatulog tayo, minamalas tayo. Oo naman, kasi ginawa na niya sa akin since 2016. Consistently ginagawa yon sa akin since nag-pick up yung numbers ko noong 2016 election. Sabi po niya, mga kababayan, nakikita naman natin yung mga nakapaligid sa kanya. Ito din yung mga ginagamit niyang mga influencers hanggang ngayon. Hindi ako iniintuan. What? Kung papaano sila lumaban ngayon, ganon din pag nakaupo na sila, puno ng kasinungalingan, puno ng dumihan. Dapat ang i-highlight na lang nila yung kabutihan nila sa kayong kaya nilang gawin. Siguro kaya nagre-resort sa fake news kasi wala na talagang masabing maganda tungkol sa kanila. What? Baliktad lahat, Lenlen. Kayo yung gumagawa ng ganyan ever since. You see? Ba't naman kayo ay
gagawa ng ganong uri ng black propaganda, sabi nga natin, kulilat kayo. Ba't kayo papatulan pa ni Bongbong Marcos? At hindi ganun ang ugali ng dating senador. Oh. Kaya po, mga kababayan, ito tuloy yung sagot ni ano, ni Attorney Victor Rodriguez. Sabi rito sa pinalabas na statement po on Mrs. Leni Robredo's continuing deception sa patuloy anyang panluloko, panlilinlang ni Lenlen. Presidential frontrunner Bongbong Marcos' net trust rating of 53% provides us with the motivation to continue with our positive way of campaigning. Hindi po sila nagre-resort sa ganito. Sinasabi ninyong, pati yung anak ninyo, idadamay niya. Walang rason. Di ba? Wala. Ba't kayo papatulan ng isang frontrunner na milya-milya ang lamang sa inyo? Di ba? Mrs. Robredo and her yellow crew can no longer deceive the Filipino people as we have all been awakened from their propaganda of lies, falsehood, in politics of deception. In the spirit of Lent, I admonish you not to pass on to us your brand of fake, hateful, negative, gutter politics. Yan ang inyong mga gawain ninyo na masasama at inyong kasinungalingan. Huwag ninyong ipapasa sa amin. You see? Presidential frontrunner Bongbong Marcos has based his campaign solely on his call for unity, anchored on the strengths and merits of his vision and platform for the future of our country, especially the youth, that has resonated throughout the land, and we shall keep it that way until the very end. Enough of your deception. Sabi po ni Attorney Victor Rodriguez, Chief of Staff and Spokesperson, Presidential Frontrunner, Bongbong Marcos. Yan po yung pinalabas niyang statement. Kasi direkta na pong tinuturo ni Lenlen si Bongbong Marcos na siyang nasa likod nitong hindi ka panipaniwalang kwento nila. Sabi nga natin, mga kababayan, possibly, sila lang mismo yung gumawa ng ganyang kwento. And that is very, very possible. Near to truth yung ating ula para may magamit silang isyo. Wala na kasing magamit silang isyo eh. Para siraan ang siraan si Bongbong Marcos. Hindi na tumalab yung Marcelo. Hindi tumalab yung estate tax. Hindi tumalab yung kung ano-anong mga propaganda. Wala na. Di ba? Yung disqualification po, di-decision na ngayong linggo or next week, possibly, butaw na naman sila doon. So, gumagawa na sila ngayon ng mga kwento-kwento and false accusations. Normal yun po ngayong last days eh. Eh, nasa Bible siya. 2 Timothy chapter 3. Sabi rito, this know also that in the last days, perilous times shall come. Ito na nga po ang difficult times na dinidescribe sa Bible. For men shall be lovers of their own selves. Wala silang paki. Yung kanila lang na buhay yung minamahal nila. Yeah? Yun ang nangyari ngayon eh. Covetous, boasters, proud, blasphemers, unthankful, ang unholy, without natural affection, truth breakers, ano pa daw? False
accusers, yon si Linlin. Incontinent first, despisers of those that are good. Yung mga gumagawa ng mabuti, yon. Kinakagalit nila, kinasusuklaman nila yung mga taong gumagawa ng mabuti, mga kababayan. Tulad ng mga Marcoses, wala man sa kanilang ginagawang masama yung mga Marcoses. Diba? Ever since yung panahon ni, sino yung nag-akusa? Yung mga Dilawan. Sino yung advisor? Si Damaso. Ayun. And until today, yun ang ginagawa nila. Ngayon, ginawan sila ng masama ni Bongbong Marcos? Hindi. Si Bongbong Marcos gusto lang na maglingkod, mga kababayan. Gusto lang niya maglingkod. Si Linlin, tumakbo, mga kababayan, hindi para maglingkod, para lang to defeat Bongbong Marcos. Di ba yun ang motivation niya, mga kababayan? Just to defeat Bongbong Marcos. Because I, yun. Ngayon, idagdag ko na rin po itong sabi dito ng asa na yung statement na pinalabas po ni Damaso Villegas. Sabi rito mga kababayan, akala nila maniniwala yung mga mamamayang Filipino dito sa nagsulat si ano, si Villegas, "Dear Aika, I am sorry to hear about the malicious fake videos that liars have made about you. It is incredible that they spread these lies during the Holy Week." What? Nagita ninyo ang script nila? Parang Bicoy style lang. O na nagsalita si Trillanes, sunod si Chell, tapos yun na, interview rito, interview doon. Tapos nagpalabas ng statement ngayon si Linlin, tinuturo na si Bongbong Marcos. And para ma-support, maniwala yung mga tao, biglang lumabas, mga kababayan, ng statement, nagpalabas ng sulat si Damaso Villegas. Ito, talagang scripted po. "The purveyors of this calumnies against you clearly have no sense of the Lord who called himself the truth. The disciples of the prince of darkness hatch this rotten egg." Matindi. Disciples na, mga kababayan ng Diablo, ang description niya kay sabagay doon sa mga pinalabas po bagang comics, black propaganda, yung illustration doon ng pagkatao, mga kababayan, ni Bongbong Marcos may "Let not the lies disturb you, the truth of your life, of decency and humility." Plus na propaganda po. Kasi kung talagang totoo yung kwento nila, ang dapat ginawa nila, ginagawa nila ngayon, pumunta sa ano, sa PNP Cybercrime Division at sa NBI, paimbestiga nito ng maigi para mahuli kung sino ang nasa likod. Well, inola silang interest doon. Interesado sila magpropaganda po. Di ba? Kasi kung talagang gusto nilang hulihin at magbigyan ng hustisya yung paninira kay Aika, yun ang gagawin po nila. Wala silang interest doon. Ang interest nila, mga kababayan, iakusa si Bongbong Marcos. Sakto sa description po ng Bible, itong mga taong ito. "This know also that in the last days, perilous times shall come."
Ang mga tao daw, without natural affection, truth breakers, false accusers, including this ano, man of cloth. Kita ninyo? Ano pa? As for you, stay focused on doing what is good and be unperturbed in living by the truth according to the principles your parents planted in you. What? Yaming ka sa inyo. Ayan po, mahaba. Huwag na yung iba. Ang mga sinasabi niya, hindi man po totoo yung mga sinasabi nila. Pure black propaganda against Bongbong Marcos. Kasi po, si Bongbong Marcos ang sigurado pong landslide win. Doon sa kwan po? Sa absentee voting in Hong Kong, in Singapore, in Australia, in Israel, in sabi ko sa inyo, in the Middle East, laging landslide po based sa unofficial exit poll, mga kababayan na lumabas. Kaya po, gagawin nila yung lahat ng mga kasinungalingan. sa kanila pong last ano, last hurrah. Naghihingalo. Na kampanya na hindi pinaniniwalaan ng mga tao. Yan kasi. Nabuking na kayo kasi ng mga nabuking na kasi kayo ng mga sinungaling eh. Tapos yung inyong pagiging sinungaling, ituturo ninyo yung ibang tao. Huwag kami. Ayan man lang po mga kababayan, ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po. Yung mga gustong itry po itong ating product, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Lalo na doon sa mga may masasakit na kasukasuhan po, naninigas, try po ninyo. Ito naman po, Automax anti-aging po siya, revitalizing serum. Sa muka, ina-apply po, you will look 10 years younger than your age. Yung may mga kilala na cancer patients, baka makatulong po ito sa inyo. Food supplement po ito, hindi man gamot. Red mixed fruit drink. Gawa po siya sa goji berry. Ang goji berry kasi po, you can search po sa Google, may anti-cancer properties kasi siya. Okay po, yung mga inquiries po ninyo mga kababayan, idiritso na lang po ninyo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.